noong pagpasok namin na last year pag-upo ko, nagutos si Pangulong Marcos na mag-procure ng study ng hindi lang yearly increase but the long-term outlook kung paano ba dapat ang increases ng sweldo ng ating mga teaching and non-teaching na DepEd personnel. So we're waiting for the result of that study na nandoon yung increases and then nandoon din yung pagkumpara niya sa inflation at sa mga economic indicators. Magandang araw po sa ating lahat, sa lahat ng mga civilian personnel ng gobyerno, lalong-lalo na po yung mga teachers na nag-aabang ng salary increase for 2024. Pero, so far, December 26 po today, 26 na po tayo, wala pa po tayong balita dyan. Anyway, klarong-klaro naman during the Congress hearing na meron daw salary increase allotted for that. Okay, so kung magkano, hindi po natin alam. So again, kung magkano po ang salary increase ng mga civilian personnel, hindi po natin alam. Lalong-lalo na po yung mga teachers na nag-aabang dito. So, unang-una, bakit nga ba kapag merong salary increase yung pambato is mga teachers? Okay, anyway, kasi siguro a very big percentage doon sa mga civilian personnel ay mga guro. Okay, so kung titingnan natin, Gloria Macapagal Arroyo, pinirmahan niya yung SSL3 para sa lahat ng mga civilian government from 2009. Ang SSL3 was from 2009 hanggang 2012. Okay? So, from 2009 hanggang 2012, nagkaroon po ng mga increases courtesy of Gloria Macapagal Arroyo sa SSL3. Okay? Pero yung 2010... hanggang 2012, yung umupong presidente na po doon ay si Aquino. Pero, courtesy pa rin yan kay Arroyo yung mga salary increases ng mga guro. Now, pagpasok ng mga Aquino, pagkatapos ng SSL3 ni Gloria Macapagal Arroyo, kasi natapos yung 2012. So, from 2013 hanggang 2015, wala pong salary increase. Uulitin po natin ha. During the time of Aquino, 2013 hanggang 2015, wala pong salary increase. Instead, bago siya natapos yung ano niya, termino niya, nagpirma po si Aquino ng SSL4. Klaro po sa atin ha, SSL3 kay Arroyo yan. Hanggang 2012. 2009 hanggang 2012 po yung SSL3 kahit na si Aquino na po yung nakaupong presidente from 2010 to 2012. Now, let's go to Aquino. Aquino, pumirma siya ng SSL4, okay, na nagsisimula 2016, 17, 18, 19 hanggang 2019. Again, SSL4 courtesy of Aquino 2016 hanggang 2019. Although, si Duterte na yung umupong presidente from 2016, of course, that's on July. So, pag January, na si Aquino pa yung naging presidente, nagsimula na yung increase 2016 to 2019. Now, Duterte, SSL5, that was 2020 hanggang 2023. Alam po yan ng mga nasa gobyerno kasi ito po yung taon na matapos na po yung batas na SSL para sa SSL5 ni Presidente Duterte. Although, si Marcos pumasok 2022 hanggang 2023 pero yung mga salary increases is courtesy pa din yan of President Duterte. Alright. So, kung titingnan natin yung mga increases, oh, by the way, from 2013 to 15, again, uulitin natin, walang salary increases doon. So, kayo, naghihintay kayo sa salary increases for this year. Tingnan po natin muna, magkano ba yung mga salary increases from the previous administrations. Unahin na natin kay Gloria Macapagal Arroyo. So, yung amount of salary increase, 2009, 1,550, 2010, 1,450, 2011, 1,250, and 2012, 150. How about Aquino? So, that's 2016, 500 monthly, 2017, 500 monthly, 2018, 500, then 2019 also was
500. Then Duterte came in. So for Duterte, we have 2020, that's 1,500. 2021, 1,500. Then 2022, 1,500. And for this year, last year, ng SSL5 was 2,500. Alright, so kay Arroyo, yung mga salary increases from 2000 to 2012, that was 1,450 monthly po yan. Okay, kaya medyo mataas yung pagtaas ng ano, pumalo ng 19,000 after SSL3. For Aquino, yung salary increases niya is 500 monthly. Okay? So, wag pong, ano, baka sabihin yung fake news. Titingnan nyo po yung ano niyan. Only 500, 2016 to 2019 po yan. Nang pumasok si Duterte, the salary increases was 1,500 monthly. So, yan po yung naging sahod ng teacher. Kaya ngayon, yung sahod ng teacher, yung teacher 1 is 27,000 pesos po yan. So, from Arroyo na naging 19,000 hanggang Duterte, that's already, teacher 1 is 27,000 po. That's the entry level. Pero alam po natin na hindi pa rin yan sapat para sa pangailangan ng isang teacher, lalo na kapag may pamilya na. So now, ngayon pumasok na ang Marcos administration kasi tapos na po yung SSL5 na nilagdaan ni Presidente Duterte. Titingnan natin next year, 2024, kung meron bang maaasahan ang mga teacher kay Presidente Marcos. Dahil doon naman sa GAA, sa budget, according to DBM, na sinabi ni, tinanong ni Franz Castro kung meron bang maasahan na increase ang mga government employees, sinabi naman na meron. Okay, so titingnan natin. Makakaasa ang ating mga teachers and government employees ng salary increase. Yes, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker, distinguished sponsor. Ayon na rin sa grupo na ACT Teachers Party List, sa grupo ni Castro na meron daw nakabinbin na 58 bills doon sa House of Representatives, tapos 21 naman ng mga Senate bills para sa increase ng mga salary ng mga workers at saka employees. Tapos, para for the specific para sa mga teachers, meron po dang 28 na mga bills, no? 21 doon sa House at saka 7 doon sa Senate para lang po sa salary ng teachers. Ewan ko ba ano nangyari doon sa kanilang mga Senate bills? Siguro hanggang first reading lang po ito kasi wala namang nangyayari para sa appropriation, para sa committee hearing, ano? Sana mabigyan ito ng pansin ng ating mga mababatas. I guess yung pinaka-latest na nag-file last month siguro ay yung mga pamilyang Tulfo kasama ata yung ano yung Congressman Yulago. Pakinggan natin. House Bill 9418, upgrading the salary levels of public school teachers in basic education and public teaching personnel in higher education to salary grades 15 and 16 respectively by Representatives Tulfo Ralph Wendell, Tulfo Jocelyn, Tulfo Irwin, Yap Edvic and Yap Eric. To the Committee on Appropriations. House Bill 9440, increasing the minimum salary of public school teachers from salary grade 11 to salary grade 15 by Representative Yulago. To the Committee on Appropriations. Ayan lang po siguro mga kapatid, mga teachers, mga government employees yung update natin doon sa salary increase. Basta nasabi na na during hearing sa budget for 2024, sinabi ng DBM na merong increase. Pero magkano ba yung increase? Mas malaki ba noong nakarang administrasyon o mas maliit? Hindi po natin alam. Basta nasabi lang nila na meron. Okay, yan ang asahan po natin na salita ng ating mga kawanin ng gobyerno at saka sa Marcos administration. Magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year to all. Bye-bye!